guys! Good morning, good morning! Welcome back to my YouTube channel. So this is Esther Pahadura, Tenderang Davao Manya. So today, ang ating ma-share about this vlog is tungkol sa ating JTI. Ayan, naka-purchase na tayo sa JTI last time. So a total of 5,250.80. Hi guys! Good morning, good morning! Welcome back to my YouTube channel. So this is Esther Pahadura, Tenderang Davao Manya. So today, ang ating ma-share tungkol sa ating JTI. Ayan, naka-purchase na tayo sa JTI last time. So a total of 5,250.80. Ayan, so matagal na tayo na mayroon tayong panel ng JTI, but bago lang tayo binigyan ng credit limit. Ayan. So, yung credit limit ni Pahadura Store is 6,000. So, hindi tayo nakaabot. So, yung last time, yung order natin is, yung Winston is one rim lang. Then, yung Mighty Green natin is 3.5 rims. And, Menthol na Camel is half rim or 5 packs lang. Camel nila ngayon is naka-promo siya guys. So 3 sticks is 10 pesos lang. So ito daw yung pangontra. Oh, kasi iba alam naman natin nagsusulputan yung mga bagong o oh, yung mga murang cigarette, di ba? So naapektuhan talaga siya. Kasi dito sa akin tindahan ang pinaka-sellable is yung cigarette natin. So, parang medyo humina talaga na makikita natin yung ano, yung sales ng sigarilyo natin. Ayan. So, ito yung ma-share natin about sa ating JDI. So, I think pang tatlo ko na to na nagamit ko yung credit limit natin. So, ito siya, babayaran natin after 2 weeks. So, November 2, yung schedule nila na collection time. Kasi yung last time, sabi nila is November 1 is, ano naman kasi yan siya, ano? So, holiday daw sa kanila yan. So, schedule natin dito sa tindahan is every Tuesday. So, every 2 weeks, andito yun sila. But, next nilang balik is November 2. So, that is Wednesday. So, ito yung ano natin. So, balik tayo guys. May bumili. So, ito yung ano natin, advantage pag merong, ano, merong credit limit. Kasi, ako matagal na ako na meron tayong credit limit sa JTI. But, bago lang talaga tayo binigyan ng credit limit. Kasi, tinitingnan nila kung ilang rims lang yung maubos natin within 2 weeks na before collection time na yun ang ma-sold out yung ma-consume sa 2 weeks. So, kaya bago lang tayo binigyan kasi yun na, para makita yung flowing o makita yung ilang numbers of rims or packs ang pwede lang ma-sold out sa 2 linggo. So, yun. So, ngayon, alam naman natin ano, na malaki yung capital ng sigarilyo. So, sa akin, ang laki nang naitulong na merong credit limit. Kasi, hindi na ako mamroblema everyday na bumili ng sigaret kasi meron na akong stocks. Babayaran after 2 weeks. So, yun ang napaka-nice nito. Ang ano lang dito is, dapat marunong tayo mag-control o alam natin yung estimation kung ilang rims or packs lang ang ma-sold out within 2 weeks para kung ano lang yung maibenta, kung ano lang yung benta natin, yun ang ating babayaran pagdating ng collection. So, ito yung maganda pag mayroong credit limit. Very nice siya. Kasi, wala tayong cash na ibigay. So, produkto nila yung nauna, late na yung bayad. So, ibenta natin yung produkto nila, at the same time, meron tayong profit doon. Ang importante lang doon,
marunong tayo mag-estimate kung ilang rims o ilang packs lang ang pwede ma-sold out within 2 weeks. Yan, ito lang ang very nice. At saka, hindi pwede dapat gagalawin ang benta ng cigarette pag meron tayong credit limit or nakaseparate yun para hindi magka-problema pagdating ng collection. Yun lang, dapat nakaseparate. For me, sa akin lang ha, nakaseparate siya sa akin. Yun lang ang problema sa akin is nanghiram ako doon. Always yan, manghiram sa benta ng sigarilyo. Kasi ginamit ko dito sa iba. Kasi mas sellable talaga yung cigarette sa akin. Yun, sellable. Kaso lang ang problema lang, dapat kasi kung manghiram ako today, dapat mabayaran ko siya pagkahapon or before the closing time. Hindi pwede na makaabot how many days o ilang how many times na nanghiram eh pagdating ng panahon, yun na, magkahirapan na maghanap ng pambaya doon. So, hindi na dapat ako na, dapat may limitation ako na magkano lang yung hihiramin sa benta ng sigarilyo. Yun lang, doon ako nagka-deferensya kasi dapat i-control. Ayun lang. So, ang ano lang din dito, pag na may credit limit is kailangan mag-isip ka talaga na may babayaran, ganyan. Pero sa akin kasi, very helpful na meron akong panel, meron akong credit limit. Kasi, ang hirap na maubusan ako ng isang rim, pero at least walang iisipin ba na meron tayong babayaran in that date. Very nice pag depende na kasi yan sa situation kung paano i-handle yung tindahan. Pero sa akin kasi is taglid ako kasi meron tayong pinagamitan, ganun. So wala na akong pang-suporta. So sa akin, for me, very helpful na merong credit limit sa cigarette. Ayan. Kasi ang laki ng kapital. So, ang sa akin lang dito is ibenta. Then, kung ano yung benta. So, i-separate. Tapos, depende yan sa setup eh. Kasi sa akin kasi, i-divide ko yung amount. Then, mag-separate ko every day. Para pagdating ng date. So, buo na yun. Ganun lang. Ayan. So, ang disadvantage lang is pag magsobra ng orders, hindi mabenta lahat pagdating ng collection time. Kasi pag hindi mabenta, kailangan bayaran. So, yun lang. Then, ang disadvantage, magamit ang benta, dapat hindi galawin. Yun lang. Pero okay lang man sana pag galawin yung benta ng cigarette. Basta lang, pagdating ng collection time, hindi sasakit yung ulo na saan kukuha ng pambaya doon, pangtapal. Yun lang. As easy as that. Basta, yun lang sa akin. So, mag-shoutout tayo, guys. So, matagal na tayo hindi nakapag-shoutout. So, mag-shoutout tayo ngayon. So, shoutout. Thank you so much sa inyo mga kasari, sa lahat ng mga friends natin sa YT. So, thank you so much. So, ito lang yung ating mapapasalamatan ko kayo. So, mag-shoutout tayo. So, shoutout kay Lionel97Vlog. Shoutout kay Stephen Mangtun. Shoutout kay Ibet Rodriguez. Shoutout kay KanisayVlog. Shoutout kay Daddy GoodDoVlogs. Shoutout kay DayEdsVlogs. Shoutout kay Marisa Villaro. Shoutout kay Rubia31Vlogs. Shout out kay Mitch Gwyn Vlog. Shout out kay Kuya EJ. Shout out kay Introvert and Extrovert. Shout out kay Ninya Sari Sari Store. Shout out kay Genuel Pacquiao. Shout out kay Ilongga Vlogger. Shout out also kay Miriam Carter. Shout out kay Master James Vlogs. Shout out kay Genevieve Mix TV.
Shout out kay Major Jason TV. Shout out kay Boy Sablay. Shout out kay Beauty Tips with Noria. Shout out kay Melody's Many Garden. Shout out kay Runa Takan. And shout out kay Moritz PH Vlog. Shout out kay Shella TV 8. Shout out kay Sally Doctolero. Shout out kay AJ Kim Food Vlogs. Shout out kay Jessari Balde. Ayan. Thank you so much everyone. Shout out sa lahat. Okay, kung sino ba yung gustong magpa-shout out, please comment below and sa susunod natin na mga videos i-upload naman din natin ito. So, paki-commenta po and yan lang po. So, thank you and God bless sa ating lahat. At mega-mega shout out kay Elsa Camacho Okindo or Elsa's Vlog. Shout out sa iyo, ma'am. And kay Mitch Queen Club. So, ayan, sabi ni Ma'am Elsa, so ganda. Sensya na po kasi sa last vlog ko, always kasi ako mag-i-edit kasi hindi talaga ako pa talagang marunong. So, yun, late na ng gabi or madaling araw ako nag-i-edit, then nakatulog ako. Tapos hindi ko na-check na hindi ko pala siya na-check doon sa ano na dapat naka-on yung comment section. Hindi ko na-check kung hindi ko nagbasa ngayon sa ano na naka-off pala yung comment doon sa comment section. So, ayan. So, ma'am, thank you so much ka Ma'am Elsa's Vlog. Ayan, thank you so much, ma'am. Ayan. Nagdahil sa iyo na-check ko yung sa may comment section doon na naka-off pala siya. Thank you so much, ma'am. So, hanggang dito na lang siguro, guys. So, thank you so much sa mga time na binigay nyo sa akin. So, sa lahat ng mga subscribers. So, a numbers of subscribers na nandito sa akin. So, very thankful. So, saludo po ako sa inyo kasi even how many days na wala tayong upload. So, andyan pa rin kayo. So, thankful. Maraming salamat po. At saka sa ating mga kasari dyan. So, kung sino yung andyan pa until now, so maraming salamat po. At saka, I'm very sorry sa last, upload ko, guys. So, meron doon. Hindi ko pa nagalaw yung aking, pero, I promise na babalikan ko kung sino yung andun sa last and sa second videos ko na na-upload. So, babalikan ko kayo, guys. But I'm very sorry kung sino yung hindi ko na-replyan. So, noted po yan. Babalikan ko kayo isa-isa. So, I'm very sorry. Ang tagal kong walang response. At saka, sorry po. Basta, promise, babalikan ko kayo isa-isa. So, thank you so much. And happy selling sa ating mga kasari and more benta every day. Thank you and God bless sa ating lahat and happy selling mga kasari. Good morning.